ako po si Dayan May Abraham. Na-burn up yet, may... Yung mga pinsan ko po kasi, dito po umaattend. Bali, nayaya lang po ako. Tapos po, nung time po nun, nagtatrabaho po kay na Ate Christy. Tapos po, sinasama po nila ako dito. Pero nung time po nun, di pa po ako born again nun. Mga 2013 po ata na born again ako. Kasi po magti-3 years na po ako dito nun. Paano ka naligtas? Sunday po nun. Tapos po, sabi po ni Pastor, lumapit yung gusto lumapit sa harap. Tapos po, lumapit po ko, nagtaas po ko ng dalawang kamay. At para pong may humawak po sa akin na kakaiba. Tapos po, yung pagkatapos ng pastoral na po nun. Paano mo ba kasi nakaiba? Malamig, mainit, kwento mo ba matakot ko mahiya? Iba po yung lamig, malamig po eh. Iba po yung lamig na naramdaman ko nung time na yun. Nung lumapit po ako sa harap. Tapos po, nung may umawak po sa noo ko, ano po, bigla po akong bumagsak noon. Hindi ko alam kung bakit ako bumagsak noon. Tapos po, pagkatapos ng pastoral na yun, ibang klase po yung naramdaman ko na hindi ko pa nararamdaman sa tanong buhay ko. Amen! Palapakan natin, Senyor! Sige, dalawin ko dito matapos! Ba't yung magkakamadali? Pwede ko umiyak dyan. Kahit nasimul mo, ilaras mo. Daw nagbibiro. Isipin mo, napakaganda ng patutuo mo. Tagal-tagal mo ng sakit na, di mo sinasabi, tinatago mo yan. Meron kang naramdaman na hindi mo pa nararamdaman sa tanang buhay mo. Grabe. After that, ano nangyari? Yung po, nung pagkatapos po nun, sumama po ako sa praise and worship. Kahit po na everyday po may pasok nun, tapos po, naglalaba po kami kina Ate Christy, tapos po, Saturday, practice. Tapos, Sunday, gawa dito, gawa doon. Pero po nung kahit na marami kang ginagawa sa buhay mo, hindi ka napapagod. Amen! Ito ang mga pagkakayor kayo, no? Sa kitali mo. Tapos po yun, nagpatuloy na po kay Lord. Ngayon po, tapos, dati po, hindi ko po kasi maalala kung kailan yung date na yon. Umapit rin po ako sa harap na, tapos pinatungan po ako ni Pastor sa kamay. Pinapisan niya ako na mag-full time daw po ako. Ngayon po, full time na ako. Full time workers na po ako. Patay na nagdilingkod kay Lord. Sabi mo kanina, nung binago ka ni Lord, meron kang mga bagay na hindi na ginagawa ngayon. Ano yung mga bagay na ginagawa mo noon na hindi mo na ginagawa ngayon? Dati po, wala pa ako kay Lord. Nagmumura po ako. Tapos, nasa kasalanan po ako noon na... Sige, ano yung mga kasalanan mo noon na ginagawa mo? Yung po, nagmumura, sumasagot sa magulang. Tapos po, nangungupit rin po ako dati. Pero ngayon po, hindi ko na po ginagawa eh. Kasi, pinago na ako ni Lord. Ay, ano pa nga natin si Lord? Hallelujah! Iba na po yung ano ko ngayon. Kasi po si, alam ko po na hindi ko ginagawa yun. Kasi, iba na po yung pinago sa akin ni Lord eh. Hindi lang po sa blessing, hindi lang po sa buhay ko, kundi sa lahat po, lahat pinago ako ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Oh, kita mo? May tao ba ho ba rito? May mikropon na rin. May tao ba rito? Alam mo, hindi na kailangan mag-preach pa ako eh. Pagtayo mo rito sa harapan, gabihin mo lang yung totoo.
lang nating pagtatrum. Walang daya, walang pagsinong-sinong alam, walang kulang, walang bawas, walang dagdag. Sabihin mo lang, that's it. Wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. Sa mga bago natin mga kasama, hindi ka pakilala. Pagpakilala ka, sabihin mo kung sino ka. Tawagin natin si Sir Johan. Sir Johan, di ka rito. Ako po si Johan C. Delevino. Nag-born na po. Hindi ko alam kung anong exactly date. Pero yung ano niya, yung month niya, April 2011. Kasi po, kung nakikilala niyo po si Sister Jovi Candelaria, na kapatid po natin dito na nasa Canada na. Ano niya po ako, tauhan niya po ako, staff niya po ako, ako po yung sekretary, cashier niya doon. Tapos, na ano lang po, kasi parang may nahingi po ako ng pabor sa kanya, then, so parang in-invite niya po ako, parang in-invite na, tapos parang pinitan ako kasi po, ano, may pabor po akong hingi sa kanya, para naman po yung nilakaya, umatid po ako dito. Nasa mga inasal po po yun, yung... So wala ka naman talaga plano umatid? May hinihingi ka lang ng pabor kay Madam? Opo. Okay. Tapos di umatid po ako, tapos... Yun po, ang preaching po rin ni Pastor yung parang, regarding po yun sa pagbabagong buhay. Parang, nung una po, naiinis ako yung Pastor, kasi pag ito tinatamaan niya ata po, parang ganun po. Yung mga pasaway, sakit sa ulo, parang ganun po. Tapos, that time din po kasi, broken-hearted din po ako. Honestly. Tapos yun, so parang medyo, ano ako noon, sad mode. Tapos iyakin. Ako rin po yung tipo ng tao na suicidal. Alam niyo po yun, yung nagsusuicide kapag sobrang nasa sad. Kasi nasa point po ako nung ano nun teenage po, parang ganun. Late bloomer po kasi ako. 20 years old na ako, parang kinag-teacher pa ako. Tapos yun po, nasa, ayun po, nung broken heart ako nila ako po, sobrang stressful, pressure, sobrang imotera, parang ganun po. Tapos, nung yun yung preaching ni Pastor pagbabagong buhay, bakit pa daw, ang preaching niya nun, bakit pa daw kakalaan kaasa sa isa sa tao? Kaya dyan yung Lord, parang ganun po yung team niya nun. Tapos di, nagulat ako sabi ko, buong naman. Bigla pong sumakit yung dibdib ko na parang may biglang dinagana ng konti ka. Parang po sinipa. Siguro po wake up call na sa akin ng Lord yun. Tapos yung nagpa-altar ko kung sa Pastor, hindi po ako lumapit pero parehas po yung ni Pastor, nataas po ako ng dalawang kamay. Tapos yung lamig ko, from tip hanggang ano po, paa, yung umabot. Parang ganun po, sobrang lamig niya na parang may kuryente. Ganun po yung matipin mo eh. Tapos nagugulat, nakapikit po ako, nagulat ako, umiiyak na ako. Tapos yun na pala yun. Tapos pag-uwi sa bahay, parang bago na po ako. Yung parang wala yung problem, wala yung hinanakit, wala yung galit, wala na po lahat. Tapos doon na po nag-umpisa. Pero nahihiya pa rin po ako matin doon. Lagi pong nasa dulo ako noon. Pero ngayon, dito lang po ako sa harap. O, wala bang tao rito? Hindi ba kayo papalakpak lang? Hindi ba kayo makasabi sa Pizarro na siya tulog? Isipin mo ha, si Sister Jovi kapatid ni Ate Mers, meron na itong business, secretary, cashier siya. So, para makahingi siya ng paper ni Madam, maten siya. No? Pero, hindi pala, yun ang pakay ni Lord. Amen. Ang pakay niya, humingi ng paper ni Lord, kay Madam. Pero ang pakay pala ni Lord, iligtas siya. Amen? Inalis ng Panginoon yung kanyang suicidal tendency. Yung kanyang pagiging umotera. At inalis ng Lord yung pagiging broken hearted niya. Amen? Ngayon masaya na siya. Amen? At ngayon ay sobrang sayo niya. Amen? Dahil nagiging niya sa Panginoon. Praise God! Ikaw, Mimi. Ganito sa harapan. Pakilala ka. Oh, si Jeremy Biden.
Yung bago pa po ako maging born again. Born again na po talaga yung pamilya ko. So, yung matagal na po ako sumasayaw. Tapos, siguro yung nasa Pampanga po, 3 days camp. Tapurino na ho ako. Tapos po, yung time ng pastoral ho nun, nagpa-pastoral po si pastor. Tapos, di wala ito na nandun, yakap ko ni pastor. Tapos yung nayakap po ako, ipapain, pakiramdam ko. Ibig sabihin kahit nagtatamporin ka, hindi ka born again? Hindi po po. Hindi ko po nararamdaman na born again. Ayun, baliwahan na yan, ha? Pwede ko maawit ka, tumutugtog ka, sumasayo ka, pero hindi ka born again. In fact, nung kami umattend sa isang leadership conference sa Baguio, alam mo, nag-testify ang isang pastor doon. Siya ay graduate ng Bible school. Siya ay nagpa-pastor pero hindi siya born again. Bakit? Kasi nangiligarilyo pa rin siya. At pastor na siya nung nag-born again siya. Pwede yun, mga kapatid. Pwede ko maawit ka, tumutugtog ka, sumasayaw ka, nangangaral ka, pero hindi ka born again. Hindi ka papasok ng langit, hindi ka ligtas because you are living in sin. So kaya ka namang nakakadalo, nakakasayaw kasi ang pamilya mo is Christian. Ganyan yun eh. Ganun din sa Christian school eh. Maraming students doon, hindi naman talaga sila Christian. Despite na ang eskwelahan eh, Christian school, hindi sila Christian. Kaya lang yung mag-imperance nila ang nag-send sa kanila sa Christian school. But many of them are not Christians. So masasabi mo that time doon sa ating camp, doon ka talaga na born again. Sige, ganda mo nga. Tapos yung iba ko, naramdaman ko yung mainit. Oo. So ngayon, simula nung na-born again ka, sino na si Jerry May ngayon? Compare sa previous life ni Jerry May. Yung tuloy-tuloy yung sumasayaw, tsaka marami ko pa. Maraming? Nabago. Nabago. Ano yung mga nabago sa'yo? Sige. One time ako kasi sa school. May time na nakakapagmura ako. Oo, oh, ano pa? Tsaka nakakapagpupit ako minsan. Okay. Tapos, sige, kwento mo paalan yung mga pinago sa ilo. Sa 3 days ka po na sa Pampanga, doon ako na baptize. Tapos, nagpatotoo po doon natin na baptize. Tapos, okay. Ngayon mo, malaki na ako. May kunaralan na malakas siya na ako. Tsaka, nag-evangelize na po ako. Sige. Thank you, God. Amen. Nakakatawang pakinggan, di ba? Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. It doesn't mean na umaawit ka, tumutugtog ka, sumasayo ka, asher ka, nagbibris ka, more naging ka na, uligtas ka na. No. Sabi ko nga sa inyo, yung kasama ko rin sa Baguio na leadership training, pastor siya. Pero sabi niya, hindi ako ligtas. Graduate ako ng Bible school. Nagpipis ako, may church ako, pero hindi ako ligtas. Bakit? Eh, nanindigan niyo ako eh. Andi na talaga tinanggap niya si Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Amin po ba? Kaya meron talagang araw at oras, meron talagang day na ikaw ay nakaligtas. Na tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, at nang tinanggap mo si Christ bilang Lord ng Savior ng buhay mo, pero talagang naganap sa'yo. At yung naganap sa'yo na hindi mo ito malilimutan sa tahan ng buhay mo ito. Amen? At ito yung turning point ng buhay mo kung bakit naiba na yung landas mo. Hindi mo ikakahiyahin na pagsasabi mo yan. Sa maraming tao, ano yung magandang ginawa sa'yo ng Lord? Bakit mo kinakailangan pagsabi? Number one, hindi mo naman sila mahihikayat eh. Malibang isabihin mo sa kanila kung ano yung experience mo kay Lord. And secondly, you are giving glory to God. At kapag nagbibigay ka ng glory sa Panginoon, then, blessings will come. Higit pa sa iyo inaasahan.